pa ba siya nakikita sa mga billboard? Sa EDSA? Para ka na rin celebrity, ano? Sabi nila, yes. Oh, oh. Kasi kung saan-saan na rin nila ako nakikita, sa TV, sa internet, billboards, correct, magazines. At siya ay masasabing isa sa mga babae na tinitingala sa napakamura niyang edad. Kasi nga, nanggaling sa halos wala, pero ngayon halos naabot na niya yung rurok ng kanyang buhay. Naabot mo na ba? Parang hindi pa naman. Hindi ko pa masasabi na naabot namin yung rurok talaga ng tagumpay. Pero masasabi ko na papunta tayo doon. Kasi ang dami nating, syempre may mga tinutulungan pa tayo, yung mga anak namin, maliliit pa, and we have to secure their future. Ah, ayun. Yun ang nga. Parang kumbaga para sa babae at isang ina, hindi ka patapos hanggang yung mga anak mo, yes, nakita mong okay na. Naku, sabi mo lang yon hanggang sa pagkalola pa yan. So pag sinabi natin, medyo hirap ang buhay noon sa Chaong, anong ibig sabihin noon? Siguro para sa akin is, yung kapos ka sa pang-araw-araw, let's say, yung baon, pagka may project, wala ka agad na mapagkunan ng pambili nung gagamitin mo sa school. And yung mga magulang ko kasi, lumaki kami ng malayo sa kanila kasi sila nagtatrabaho sa Maynila and kami nasa probinsya ng kasama ng mga kapatid ko. Ang nag-aalaga sa amin, lola ko tsaka mga tiyahin ko. Pero yung tatay mo ay talagang struggle sa pagiging jeepney driver. Yung nanay mo naman ay empleyado sa gobyerno. Yes. Okay. Minsan umuuwi pero bihira sa isang buwan. So, kayong magkakapatid ilan? Lima. Lima? Pang ilan ka? Pang-apat. Pang-apat? Sa bunso. Ikaw ba ang pinakamadiskarte nung bata kayo? Masasabi kong oo, siguro. Kasi parang sa aming magkakapatid, ako yung parang laging meron. Totoo. Kasi bata pa lang ako, ang dami ko ng racket na ginagawa. Marunong akong dumiskarte ng sarili kong pera, ng sarili kong pagkakakitaan. Oo, kasi ang balita ko, ito pong si Ana, bata pa lang, negosyante na, bibili ng chocolate na 2 piso, tapos ibebenta niya ng 250. 250, so may kita akong 50 centimos, di ba? Oo naman, bakit hindi? Ano pang mga racket mo nung bata ka? Pag bakasyon, nagtitinda ako ng halo-halo. So, naglalako din ako ng lugaw, Kelly Roy, or banana queue. Nagluluto, lola ko. Ah, totoo? Ako yung kumakatok sa mga kapitbahay namin para magbenta. Pag naranasan mo na yung kumita, kahit 50 centimos, parang masarap sa pakiramdam. Oo, yes, oo. Parang gusto mo pa ulit na sana sa susunod, mas malaki naman na. Correct. At ano pa kaya ang mabebenta ko? Parang gano'n, yes, di ba? Pati daw yung boarding house ninyo, ginawa mong sari-sari store. Nung college ako, para yung mga class, yung mga boardmates ko, hindi na sila lalabas, sa akin na sila bibili. Mm-hmm. O, di ba? At least, kasi minsan tatama rin ka lumabas ng bahay. Okay. O, edi kumita pa ako, dito na kayo bibili, meron ako dito sa bed ko. Paano nabubuo yung pangarap na magnegosyo, kumita? Paano nabubuo yun? Pagka ba bata ka at sinabi mong, ay, mahirap lang kami, ay, hindi ko mabili ito, ay, bakit ganyan lang ang ulam, ganun ba? Parang hindi naman, kasi hindi rin naman, nung bata naman ako, hindi din naman pumasok sa isip ko na mahirap kami. Mm-hmm. Kumbaga, oo, nandun yung may time na kinakapos ka, pero nakakain naman kami 3 beses sa isang araw. Okay. So para sa akin, is blessing na yon na maayos, may tirahan kami, may bahay kami, maayos naman yung pananamit ko, nakakapag-aral ako. Siguro, hindi ko alam eh, parang inborn na sa akin na gusto kong magbenta, gusto kong kumita, Ng para mabili ko din yung mga bagay na, alam mo yun, na gusto kong bilhin. Correct. So yung mga una mong kita nung maliit ka, anong binibili mo para sa sarili mo? Parang iniipon ko lang siya. Oo. Hindi naman ako mahilig bumili. Pag dumating yung panahon na mangailangan ako, may mahuhugot ako. Ayun. Ano naman yung bulalohan? Bulalohan sa umaga, sa gabi, o tulugan naman? Yes, sa Boni. Dati po, sa Mandaluyong po kami nakatira din noon. Andun yung mga parents ko. And meron kaming isang maliit na bulalohan or kainan. Doon kumakain yung mga jeepney drivers, mga kakilala ng tatay, ganyan. And then doon na rin yung tirahan namin. Doon na rin kami natutulog sa gabi. Latag-latag? Yung mga upuan, tsaka yung mesa, pinagtatabi. Yung pagiging sanay sa hirap, doon ba nabuo yung tatag ng loob mo? Ganon? Siguro ganon. At yung
nakita ko yung hirap din ng mga magulang ko para itaguyod yung pag-aaral namin. And dumating din yung time na kung dati ang dami naming ulam kasi kantina, 'di ba? Kainan yung negosyo ng mga magulang ko. Dumating sa time na itlog at sardinas na lang yung inuulam namin. Talaga? Uy, masarap din yun, ah. Masarap yun, syempre. Hanggang ngayon, paborito ko yun. Ang tagumpay ni Ana ay masasabing nagsimula sa isang bag. Anong laman ng bag na yun? Iba-iba, bra, panty, sabon, pabango, name it! Laman ako ng Visoria dati. Lumarap ako ng panindan. Pwede kong maibenta sa probinsya. Umaarkila ako ng jeep. Lumuluwas kami ng Maynila, madaling araw, papuntang Divisoria. Ngayon, pag balik namin, punong-puno na yon kung ano-ano paninda. Nauubos naman. Nauubos naman. Natutuwa ako pag nakakabenta ako, pag nakakaipon ako. Pero engineering ba ang tinapos mo? Bakit engineering ang kinuha mong kurso? Parang nainggit ako sa kuya ko. Kasi yung kuya ko dati, nakikita ko meron siyang bit-bit na tube, yung blue na tube. Okay. Diba pagka-estudyante kami, ganun. Oo. So parang hindi ko alam, nainggit ako and gusto ko rin naman ng math. Adi, napakinabangan ng math? Napakinabangan ng math. Sa pagbibilang ng pera? Pero hindi ko siya nai-apply nung after kong graduate, hindi na rin ako nag-take ng board exam. Ah. Kasi parang that time, ang nasa isip ko is matulungan na agad yung pamilya ko. Kumita na kaagad ako, makahanap agad ako ng trabaho. Okay. So ano naman ang ginawa mo noon? So naging call center agent ako, agent ng Xerox copier machine, naging med rep ako. So sales related lahat halos. Ah, sales related. And then yung racket ko na nagbebenta-benta ako, andun pa rin. Okay. So, binibentahan ko naman yung mga ka-office mate ko. Ayun. Parang, naku, yan na si Ana. Ano kayo bibenta ngayon ito? Parang may ganon, di ba? Paano naman binago ng bag pa rin ang naging takbo ng susunod na kabanata ng buhay mo? Yeah. Masasabi ko na sa bag talaga nagsimulang guminhawa yung buhay namin. Diyan din ako unang nagkaroon ng sasakyan, unang nakapagpatayo kami ng bahay. At yan din yung kumbaga naging sandalan namin nung mga pagka may panahon na nangangailangan yung pamilya namin. Hello! Hello! Hello, Ana Magkawas! Wow! Ang welcome ganda! Po sa amin. So, anong style? Magsasell ka ng bag saan? Online? Online. Ah, online. Online. Ah. Pero nagtayo rin ako ng physical store. Dati, yung maliit na garahe namin sa bahay, kinonvert ko into a mini showroom. Kasi sabi ko, ang mahal nung binibenta ko, paano ako pagkakatiwalaan ng mga tao para may mapuntahan yung mga customers na gusto nilang mahawakan, makita kung totoo ba yung binibili nilang bag sa akin. Hanggang sa magkaroon kami ng pwesto sa mall, and then unti-unti nanganak. Naging tatlo yon pero since nung nag-pandemic, kailangan namin isarado yung isa. And ngayon, andyan pa rin naman sila. So, meron kaming dalawang pwesto ng bag sa malls dito sa Manila. Ayun. Sa bag pa rin talaga napunta, ano? Yung simula ng from pagbebenta ng mga low-end bags, napunta ako sa mga luxury bags. Luxury bags. Okay. Mismong yung mga viewers yung nagsasabi, yung iba sa kanila, nag-u-joke sa akin na maglabas ako ng sariling brand ko para makasupport din sila dahil hindi pa nila afford yung mga mamahaling bags na binibenta ko. Ayun, gumawa ka naman ng sarili mong line. So napaisip ako noon, syempre. And doon nagsimula. Dahil din sa kanila, kaya nagkaroon ng Lux Beauty and Wellness.